Magandang gabi po sa iyo, Sir PB, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ako po ay si Leo, isa sa inyong masugid na taga-subaybay. December 2019, nang una po ako makapakinig ng inyong kwento. At talaga naman pong nagustuhan ko. Kaya simula po noon, ay lagi na po akong nakaabang sa inyong mga bagong ina-upload. Ipinanganak po ako at lumaki sa Mandaluyong. Pero kasalukuyan akong nagtatrabaho ngayon dito sa ibang bansa. Noon ko pa po sana gustong ibahagi itong naging karanasan ko. Kaya lang, nagdalawang isip po ako. Isa pa, ay medyo lagi din po kasi akong abala at okupado dito sa akin pong pinagtatrabahuan. Pero nitong mga nakaraan ay maluwag-luwag na pagdating sa oras. Kaya sinamantala ko na po ang pagkakataon para ipadala sa inyo ang nakakatakot at the same time ay nakakakilig kong karanasan. Alam kong baka ang iba po sa inyong mga tagapakinig ay maboring. Nababasa ko kasi dati sa mga comments na nawawalang interes ng iba kapag may kahabaan ang kwento at medyo detalyado. Ang gusto po kasi nung iba ay dun agad sa climax. Yung tipong dun po agad sa tagpo kung saan ay nagpakita na yung aswang o sumalakay na. Para po kasi sa akin na siya pong nakaranas ng kababalagan at nakakatakot na pangyayaring ito, eh luba pong mahalaga ang bawat yugto at naganap. At alam kong ganun din po yung iba nyong mga naging sender, lalo pa nga. At ito po ay isa sa pinakahindi makakalimutang pangyayari sa buhay. Nangyari po ang lahat ng ito, Sir PB, nang magpunta ang bunsong kapatid ni Mama na si Tita Irene doon po sa aming bahay. Nagbabala kasi si Tita noon na mag-abroad. At kapag lumuluwas po kasi ang halos lahat ng mga kamag-anaka ni Mama na taga-probinsya ay sa amin sila nakikituloy. Doon po talaga sila sa amin dumediretso dahil yung bahay namin ay nasa sentro. Kung kaya mas malapit sa kanilang mga pupuntahan. May kamag-anak din naman sila sa ibang lugar. Yun nga lang ay malayo na pagkat doon pa ito sa Bulacan. Kung doon sila makikituloy ay mapapalayo sila. First year college na ako noong mga panahong ito at kasalukuyang bakasyon kami noon. Nang matapos na si Tita sa mga inaasikaso niya, ay biniro niya ako na magbakasyon naman sa kanila at mayroon daw siyang ipakikilala sa akin na kaidarang ko. Sabi pa ng Tita ko ay maganda raw ito. Kilala sa kanilang lugar at lagi nga raw nagre-Reyna Elena tuwing Santa Cruzan sa kanila. Ayon pa kay Tita, kamag-anak daw ito ng kanyang asawa, pamangkin sa pinsan. Habang nag-uusap kami ni Tita, ay naroon naman si Mama at nakikinig sa amin. Kami na lang pong dalawa ni Mama sa buhay noong mga panahong ito. Solong anak lang ako at maagang naulila sa tatay. Kaya medyo maingat si Mama pagdating sa akin. Di naman sa hinihigpitan niya ako, gusto lang niya ay laging siguruhin na nasa maayos akong kalagayan. Katunayan nga, nung oras na iyon, ay hindi ko na kinailangan pang magsalita. Na magkatingin na lang kami, ay pumayag na agad ito at sinabing, basta mag-iingat lang daw ako. Kaya makaraan lang ang dalawang araw, ay kasama na akong umalis ni Tita. Yun yung unang pagkakataon na makakarating ako doon sa probinsya nila Mama. Kaya naman, kakaibang saya at excitement yung naramdaman ko noong mga pagkakataon na iyon. Tawid dagat iyon kung kaya sumakay kami ng barko sa may pier ng Batangas. Nagbiyahe Mindoro kami. Sumakay pa kami ng barko doon sa Mayroas papuntang Katiklan. At magmula roon, ay sumakay pa kami ng bus.
Napakahaba at ang tagal ng aming biyahe. Pero wala ang lahat ng iyan sa saya na nararamdaman ko noon. Idagdag pa yung kasabigan ko na makita at makilala yung sinasabi ni Tita na pamangkin ng kanyang asawa. Sabi sa akin ni Tita Irene, Angel daw ang pangalan nito. At bagay na bagay umano, yung pangalan niya sa kanyang mukha. Dahil malaangil ito sa ganda. Nang dumating kami doon kanila Tita ay hapon na. At nagulat pa ako nang sabihin niyang bukas na lang daw kami mamasyal sa bahay nila Angel. Na naisip kong hindi pala talaga nagbibiro ang Tita ko. Talagang ipakikilala niya ako. Simula nang dumating kami sa bahay nila Tita ay puro pahinga ang aking ginawa. Sa unang pagkakataon ay nakilala ko yung mga pinsan na anak ni Tita. Matanda ako ng 3 taon sa panganay niyang anak. Sila ang naging kakwentuhan ko habang namamahinga. Kinagabihan, matapos makakain ay naupo lang akong sandali sa may beranda nila at maya-maya lang ay nahiga na rin. Parang doon ko palang kasi naramdaman yung pagod, kung kaya mabilis ako nakatulog. Noong mga madaling araw, nagising ako dahil sa kakaibang ingay. Parang tunog iyon ng pato na nang pakinggan ko iyong mabuti ay parang sa kabilang panig lang ng pader na tinutulugan ko. Ngunit nakapagtataka dahil wala naman akong nakitang pato na alaga sila Tita. Dahil doon, kung kaya napasulyap ako sa may bintana. At nagulat ako nang may makita akong may nakatayo doon na bigla ding umalis nang ako ay mapatingin. At dahil sa jalousy yung kanilang bintana na mayroong grills, kung kaya hindi ko nakita iyong mabuti. Pero sigurado akong mayroong tao. Pinalipas ko pa ang ilang sandali. Hindi na muna ako kumilos. Nakiramdam pa ako. Nang masiguro kong wala na iyon, ay saka ako tumayo at inayos ko yung kortina na akin iyong inalis sa pagkakabuhol. At pagkatapos, bumalik na akong muli sa higaan. Nang magising ako, ay tirik na ang araw. Tinanghali ako ng gising. Nang makita ako nila Tita at ng mga pinsan ko, ay kanilang sinabi na kumain na ako ng agahan. Ako na lang raw ang bahala, pagkat mayroon namang pagkain na nasa mesa. Nang mga 10:00 na ng umaga, ay sinabihan ako ni Tita Irene na mag-ayos na dahil pupunta na rin kami kanila Angel. Di ko alam pero may kakaibang saya akong naramdaman. Excited na talaga akong makita ito. Nang naglalakad na kami papunta sa kanilang bahay, ay nakita kong tumatakbong sumunod sa amin yung panganay na anak ni Tita Irene. At nang maabutan na niya kami, ay sinabi nito sa akin na maganda daw si Angel at kanya akong kinantsawan. Sigurado daw siyang magugustuhan ko ito. Kaya sinagot ko siya at sinabing, iyon nga ang problema. Magugustuhan ko siya pero ang tanong ay magugustuhan niya ba ako? Nangiti ito at sinabing yun daw ang hindi niya alam. Pero malay naman daw namin, sabi pa niya, ay bagay naman umano kami ni Angel. Nang biglang itinuro ni Tita yung bahay, malapit na pala kami sa kanila. Bigla akong kinabahan. Kung kanina ay excited ako, nung punto namang iyon, ay bigla ako nakaramdam ng panlalamig. Ang lakas ng pagkalabog ng dibdib ko at para akong biglang nahiya. Nang mga ilang hakbang na lamang kami at papaliko na doon sa daan papunta mismo sa bahay nila Angel, ay may nakasalubong pa kaming 3 tao. Sa tingin ko, ay isa iyong mag-anak. Bumati si Tita Irene sa kanila, kung kaya bumati na rin ako. Pero hindi man lang umimik
ang mga ito. Ang inaasahan ko kasi ay gaganti din sila ng pagbati sa amin at magiging magiliw lalo pa. At noon pa lang nila ako nakita. Sa halip ay pinukulan pa nila ako ng matatalim na pagtitig. Na ang pakiwari ko talaga ng mga sandaling iyon ay may matindi silang galit sa akin na para bang kakainin nila ako ng buhay. Yun yung naramdaman ko ng mga sandaling iyon. Naramdaman kong kinapitan ako ni Tita sa braso at inaya na niya ako na para bang sinasabi niya na hayaan mo na at tara na. Nahalata yata ni Tita na hindi ako naging komportable doon sa mga taong iyon. Kaya sinabi niya sa akin na may mga ganun daw talagang tao sa kanilang lugar, mga suplado, at marahil ay nanibago lang daw sa akin. Pagkatno lang daw nila ako nakita. Habang sinasabi ni Tita yung mga bagay na iyon, ay napapaisip din ako. Pero aaminin kong noong mga sandaling iyon, ay mayroon na akong mga bagay na hindi nagugustuhan doon sa kanilang lugar. Medyo nakakaramdam na ako ng hindi maganda. Gusto ko na nga sanang sabihin sa kanya yung naranasan ko nung madaling araw. Pero hinayaan ko na lang. Baka kasi makapagdulot pa ito ng alalahanin sa kanya. At nakakahiya rin naman. Nang nasa harapan na kami ng bahay nila Angel, ay bumati si Tita Irene at nagtawag. Sinabi niyang mamamasyalan daw kami. At bakit parang lalo pang bumilis yung pagtibok ng puso ko? Una kong nakita na lumabas ang isang matandang babae at kinamusta ito ni Tita. Tinanong naman siya nito kung kailan dumating. Hanggang sa nakita kong sunod na lumabas ang isang malaartistahin na magandang dalaga, ang puti niya. At ang ganda nga pala talaga ng kanyang mukha, na wala ka talagang maipipinta sa kanya. Magmula sa kanyang buhok na mahaba, katamtaman at magandang hugis ng ilong, magagandang mga mata na binagayan ng mahabang pilik mata, maging maninipis niyang mga labi, at yung makinis at malaporsilanan niyang kutis. Idagdag pa yung magandang hubog ng kanyang katawan. Sa puntong iyon, pakiramdam ko ay talagang natulala yata ako. Marami din naman kasing magaganda sa Maynila, pero ewan ko ba kung bakit tila kakaiba yung ganda niya na nakikita ko noon sa aking harapan. Binati din niya si Tita at kinamusta hanggang sa ibaling niya yung kanyang pansin sa amin ng anak ni Tita Irene. Napakiramdam ko ay para bang biglang bumagal ang lahat habang dahan-dahan siyang napatingin sa amin. Nang magtama ang aming mga paningin at bigla siyang umiti, ay talaga namang kahit bago ang suot mong brief ay baka malaglag talaga para akong hinihele noong mga sandaling iyon. Nung unang beses ko ang makita si Angel, ay napatunayan kong totoo ang lahat ng mga sinabi ni Tita Irene sa akin patungkol sa kanya. Napakaamo ng kanyang mukha. Malaanghel po talaga, lalo na nga nang siya ay ngumiti. Ipinakilala ako sa kanila ni Tita Irene at pinapasok na nila kami. Hindi naman kami masyado nagtagal doon sa kanila, dahil alam ni Tita na may mga gawain pa sila at ayaw naman naming makaabala masyado. At para sa akin, sapat na iyon na makilala at makaharap ko ng personal si Angel. Nang nasa daan na kami pauwi kanila Tita, ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko yung mga tagpong kung saan ay masayang nakangiti si Angel. Bukod sa taglay niyang ganda, ay napakalambing pa niyang magsalita.
Kaya sa unang pagkakataon ay nasabi ko sa aking sarili na kung magmamahal man ako ng babae ay wala nang iba iyon kundi si Angel. Naging madalas ang pamamasyal ko sa kanila hanggang sa maging komportable na rin siya sa akin. Nalaman ko na ulila na pala si Angel sa ina at may bago ng kinakasama ang tatay niya na kasalukuyan noong nasa Maynila. Solong anak lang siya at talo sa kanyang lola at lolo na lumaki. Minsan nang pumunta ako sa bahay nila kasama ang panganay na anak ni Tita Irene ay napasarap ang aming pagkukwentuhan kung kaya di namin napansing magpinsan na gabi na pala at madilim na sa labas. Kaya nang magpaalam kami kanila Angel ay pinahiram nila kami ng flashlight dahil walang ilaw yung daraanan namin. Nang nangangalahati na kami sa paglalakad ay biglang napakapit sa braso ko ang anak ni Tita at itinuro yung isang taong nakaupo sa may gilid ng daan. Kinutuban na kagad ako ng hindi maganda dahil sa wala namang taong grasa o baliw doon sa kanila. Kung kaya walang gagawa ng ganon na uupo sa gilid ng daan na para bang mag-aabang. Maliban na lang kung ito talaga ay isang aswang. Iyan kasi yung sabi nila Tita at ganon din ng lola ni Angel. Dahil kung kami daw na mga taga Maynila ay hindi naniniwala, ay ibahin umano doon sa kanilang probinsya. Pagkat malaganap at patuloy pang umiiral ang mga ganong nilalang doon sa kanila. Sa takot ko ay mabilis akong humanap at dumampot ng bato. Naisip kong bahala na, makabato man lang. Nang bigla itong kumilos na animoy aso at dahan-dahang lumakad palayo. At bigla akong nagulat at labis na nagtaka nang ang makita ko ay isang malaking baboy. Medyo sandali pa nga akong napaisip noon. Pagkat figura talaga ng tao ang una naming nakita at bigla na lang iyong nawala sa makapal at masukal na bahagi sa may gilid ng daanan. Nanatili pa kaming sandali sa aming kinatatayuan at minsan pang nakiramdam. Nang masiguro kong wala na iyon, ay saka kami nagpatuloy sa paglakad. Nang mapadaan kami sa pinupwesto ng aswang na iyon, ay nakita namin ang isang manok. Nagkalat ang mga balahibo at dugo noon sa damo at lupa. Nagmadali kami ng pinsang ko. Tumakbo na kaming pauwi. Pagdating sa bahay, ay agad na ikinuwento ng anak ni Tita yung aming nakita. Nabakas ko kaagad sa mukha ni Tita Irene na nag-alala ito at sinabing buti na lang at hindi raw kami sinugod. Sabay tanong nito kung bakit naman kami ginabi. Binilinan niya rin ako na wag nang magpapaabot ng dilim sa daan. Dahil kung nakakatakot umano maglakad sa Maynila noong mga panahong iyon, ay di hamak na mas nakakatakot maglakad ng gabi doon sa kanila. Pagpapatuloy pa niya, isang taon pa lang ang nakakalipas nang may taga roon din sa kanila ang natagpuan na lang napatay at wasak ang katawan nito. Galing lang daw iyon sa bahay ng kanyang kumpare na nakipag-inuman. At nasundan pa ng isang bata naman na 11 anyos na halos ganun din ang sinapit na natagpuang halos buto na lang ang magkabilang braso at wala na rin ang mga laman loob nito. Kaya paulit-ulit na sinabi ni Tita na wag na raw akong
uuwi ng gabi. Dahil doon ay hindi ko na rin napigilan pa ang aking sarili at ikinuwento ko sa kanya yung naranasan ko nung unang gabi ko doon sa kanila. Na may nakita ako nakatayo sa labas ng kanilang bintana kung saan ako natutulog. Kita ko na nanlaki ang mga mata ni tita at sinabing bakit noon ko lang raw sinabi sa kanya. Pumasok ito sa kanilang silid at nang lumabas ay may hawak-hawak na ito sa kanyang kamay. Kinuha niya yung isang kamay ko at ibinigay niya iyon sa akin. Sabi niya, huwag ko raw ihiwalay iyon sa aking katawan. Nang buksan ko ang aking palad, ay nakita kong nababalot iyon ng pulang tela. Di ko alam kung ano talaga iyon pero isa iyong bagay na matigas. Muli siya nagpaalaala sa akin na kung pupunta man ako kanila Angel, ay sikapin kong makauwi habang may araw pa. Nang mga sumunod na araw, ay akin namang tinalima yung bilin sa akin ni Tita Irene. Habang maliwanag pa, ay nagpapaalam na ako kay Angel. Halos buong panahon na naroon ako sa probinsya, ay natuon lahat ng aking atensyon kay Angel. Lagi kami magkasama. At halos araw-araw akong nagpupunta sa kanila. Walang palya. Hanggang sa mapalagay na ng tuluyan yung loob namin sa isa't isa. At kahit nga hindi pa ako formal na nanliligaw, ay parang nagkaunawaan na kami ni Angel. Magkasundong magkasundo na kami. Naramdam kong nahulog na rin yung loob niya sa akin. Masaya kaming pareho kapag magkasama. At kung minsan pa nga, ay napag-uusapan pa namin yung mga plano tungkol sa aming dalawa. Nais niya kasing ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Kaya lang, hindi na kasi siya sinusuportahan ng kanyang ama. Dahil sa may pamilya na nga itong iba. May dalawa na rin kasi itong anak sa bago nitong asawa. Kaya sinabi kong pwede kami magtrabaho habang nag-aaral. At pwede siya doon sa amin tumira. Dahil dalawa lang naman kami ni mama sa bahay. At nagustuhan naman niya yung ideya kong iyon. Pangarap daw kasi niya talaga ang makapag-aral sa Maynila. At nais niya talaga makapagtapos. Kaya naman, nais kong suportahan yung pangarap niyang iyon. At ipinangako ko sa kanya na tutulungan ko siya. Na natatandaan ko pa ngang itinama niya yung sinabi ko. Sabi niya sa akin, magtutulungan daw kami. Susuportahan din daw niya lahat ng plano ko sa buhay. Ang tangi na lang niyang inaalala noong mga pagkakataon na iyon ay ang kanyang lolo at lola. Kung papayagan ba siya ng mga ito. Pero umaasa naman siyang papayag sila. Lalo pa nga at sa kanya naman iyong ikabubuti. Kaya noong mga panahong iyon, Sir PB, pakiramdam ko ay ako na yata ang pinakamasaya at maswerteng lalaki sa ibabaw ng mundo. Dahil sa pagkakaroon ng anghel sa buhay ko, parang ayoko nang matapos ang lahat ng iyon. Lalo na sa mga panahong kaming dalawa ay magkasama. Kapag nagpupunta nga kami sa plaza, ay napapansin kong ang mga mata ng halos lahat ng tao na naroon ay nasa aming dalawa. At nakakailang po talaga iyon noong una. Kung sa bagay, kasama ko ba naman yung pinakamaganda sa kanilang lugar? Isang hapon ay pumasyal akong muli kanila Angel upang yayain ito sa kinabukasan. Dahil magdiriwang ng kaarawan yung bunsong anak ni Tita Irene, sabi niya sa akin, gusto nga rin daw niya sana akong yayain.
sa isang handaan. Naimbitahan daw siya at nais niyang magpasama. Kaya lang, yung oras ng pagpunta niya doon ay alanganin naman sa oras ko. Dahil kailangan ko ring tumulong kanila tita. Nakakahiya naman kasi na habang sila ay abala, ay aalis naman ako. Bagay na kanya namang naunawaan. Wala naman daw problema. Dahil kasama din naman niya yung kaibigan niyang si Wilma. Sabi pa niya sa akin, maaga na lang daw siyang uuwi at magpapaalam doon sa handaan para makadalo naman sa selebrasyon doon sa bahay. Didiretso na lang daw siya. Kung kaya, natuwa naman ako. Masayang masaya siya noong araw na iyon. At mas lumabas pa yung pagiging malambing niya. Habang nakaupo kami sa sala, ay nakakabay ako sa kanya. Habang siya naman ay nakayakap sa bewang ko. At nang magtama yung aming mga paningin, ay grabing kaba na ang naramdaman ko. Biglang bumilis yung tibok ng aking puso. Na habang naglalapit yung aming mga mukha at labi, ay mas lalo pa itong bumibilis. Hanggang sa dumampi na sa aking mga labi, yung maninipis niyang mga labi. Iyon yung unang halik na naranasan ko sa buong buhay sa isang babae. At hindi ko makakalimutan iyon. Nang maghiwalay ang aming mga labi, ay sinabi niya rin sa akin na ako ang unang nakahalik sa kanya ng ganon. At umamin na kami sa isa't isa. Sinabi kong mahal ko siya at ganon din naman siya sa akin. Nang magpaalam ako sa kanya, ay ayaw niya pa sana akong payagang umuwi. Pero sinabi kong mahigpit ang bilin sa akin ni tita na huwag akong magpapagabi sa daan. At naikwento ko na rin naman sa kanya yung dahilan kung bakit. Nang sumunod na araw ay naging abala kaming lahat nila tita Irene. Excited ako na makasamang muli si Angel. Ang tagal ko bago dinalo ng antok nung nagdaang gabi dahil hindi mawala sa isipan ko si Angel. Paulit-ulit ko ring naaalala yung nangyari sa aming dalawa. Nang mga alas tres na ng hapon ay nagsimula na kami magkain ng mga pagkain at inilagay iyon sa mesa. Dahil mga ganong oras darating ang mga bisitang inanyayahan ni tita. Ganon din ang sabi sa akin ni Angel. Mga ganong oras daw siya darating. Pero unti-unti na akong binabalot ng kaba. Nang mga alas 5 pasado na ay wala pa rin si Angel. Pupuntahan ko na nga sana ito doon sa kanila pero pinigilan ako ni Tita Irene. At sinabing baka naatraso lang at maya-maya rin ay darating na. Pero hanggang sa mag-uwian na ang lahat ng mga naging panauwi nila tita, ay wala pa rin si Angel. Hanggang sa magligpit na kami, ay hindi na talaga ito dumating pa. Kung kaya, nalungkot ako at nag-alala. Gustong gusto ko na sana itong puntahan sa kanila pero hindi ako pinayagan nila tita. Hindi ako nakatulog nung gabing iyon. Kinaumagahan, maaga pa, ay nagpaalam na ako kanila tita upang puntahan si Angel. Sinabi naman niyang sasabay na raw siya pagkat magpapabayan. Kaya magkasama kami ni tita na naglakad palabas. Nang bigla naming nakasalubong sa daan yung lola ni Angel at papunta daw sana ito kanila tita Irene upang humingi ng tulong. Dahil may sakit si Angel. Hindi na raw maganda ang nararamdaman nito simula nang dumating galing sa pinuntahang handaan. Nakiusap ito kay tita na baka pwede daw silang tulungan
na madala si Angel sa ospital. Kaya inutusan ako ni Tita na bumalik sa kanila at ipagbigay alam sa kanyang asawa. Kaya magkasama na kami ni Tito nang pumunta kanila Angel. Nang makita ko siya, ay hinang-hina ang kanyang katawan. Panay daw kasi ang suka nito at walang ganang kumain. Pero kahit ganun na ang nararamdaman at kalagayan, ay nagawa pa rin niyang mag-sorry sa akin dahil sa hindi siya nakatupad sa aming napag-usapan. Sinabi ko namang huwag na niyang alalahanin ang tungkol sa bagay na iyon dahil hindi naman niya ginustong magkasakit, sabi ko. Ang mahalaga ay ang gumaling siya. Dinala namin siya sa ospital sa kabilang bayan. Iyon lang yung nag-iisang ospital doon. At ilang oras din kaming bumiyahe. Nang suriin siya ng doktor ay nakapagtatakang wala itong nakitang problema kay Angel. Kung kaya, neresetahan na lamang siya ng gamot para sa lagnat nito at pananakit ng ulo. Nang dumating kami sa bahay nila Angel ay hapon na. Kaya saglit ko na lang siyang nasamahan at umuwi na rin. Nang sumunod na araw, na mga bandang alas 10 ng umaga, habang naghahanda na ako para pumunta kanila Angel, ay narinig ko ang boses ng kanyang lola. Nanginginig ang boses niya at halatang takot na takot. Nang labasin namin siya ay kitang-kita ko yung matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Sinabi niyang tulungan daw namin sila at paulit-ulit na binanggit ang pangalan ni Angel. Kaya patakbo akong pumunta sa bahay nila. Nakita kong sumunod na rin sila Tita at ang kanyang asawa, maging yung kanilang anak. Pagdating ko doon sa kanila ay para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nang makita ko si Angel na wala ng buhay at baka sa mukha niya yung hirap na kanyang dinanas. Nalaman namin nung huli na hinawaan pala ito doon sa handaan na kanyang pinuntahan. Kwento pa ng kanyang lola. Bago iyon ay nagwawala umano ito at nakakatakot ng kanyang itsura. Napanay ang suka na yung mga inilalabas nito mula sa katawan ay parabang kakaiba na. At nung ating gabi umano ay nakakarinig sila ng huni ng ibon doon sa silid ni Angel. Sabi ng matatanda doon sa kanilang lugar, hindi kinaya ng katawan ni Angel yung panghahawang ginawa sa kanya. Hindi iyon tinanggap ng kanyang katawan. Kung kaya, kanya iyong ikinamatay. At iyan po Sir PB yung masaklap ko pong karanasan. Kung totoo man o hindi na iyon yung sinasabi nilang sani ng pagkamatay ni Angel, ay isa lang naman ang sigurado. Nawala yung babaeng pinakamamahal ko. Na sana ay meron na siguro kaming pamilya ngayon at masaya magkasama. Maraming salamat po Sir PB at more power pa sa inyong channel. Magandang gabi sa iyo, Sir PB. Ako po si Shane at lagi din po ako nakikinig sa inyong mga kwento. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay naganap maraming taon na ang nakalipas. At ito ay tungkol sa masaklap naming naging karanasan. Ang totoo po, hindi ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan at kababalagan dati. Kahit po sa mga aswang at engkanto, kahit nga po yung mga sanib at kulam na sinasabi
ay hindi rin ako noon naniniwala. Para sa akin po kasi, parte lamang ito ng ating mga kwentong bayan. Pero nagbago pong lahat ang paniniwala kong ito nang maranasan ko mismo yung mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa aking buhay. Sa totoo lang po, ilang buwan na akong nakikinig sa inyong mga kwento. Pero ngayon lang talaga akong nagpasya na ibahagi. Kasi tuwing babalaking ko ay nagdadalawang isip talaga ako. Dahil na rin po sa grabing nangyari sa pamilya namin. Naninirahan po kami noon sa probinsya nila nanay. Masaya naman kami kahit pa medyo may kahirapan ang aming pamumuhay. Tatlo na po kaming magkakapatid noon at ako po ang pangalawa. Niminsan ay hindi ko nakikitang nag-away yung mga magulang namin. Mahal nila yung isa't isa at pareho silang malapit. At dahil sa ipinapakita nilang magandang pagsasamahan, kung kaya marahil ay iyon din ang namana naming magkakapatid. Magkakasundo kami at hindi rin nag-aaway. Ano pat mahal na mahal namin ang isa't isa, lalong-lalo na yung mga magulang namin. Isang araw ay biglang dumating sa bahay namin ang tiyoy ni nanay. Galing kami sa paaralan ng ate ko noon at natatnan na namin na sa bahay ito. Pinakilala siya sa amin ni nanay. Yun pa lang kasi yung unang pagkakataon na ito ay nakita namin. Mukha naman siyang mabait pero hindi gusto ni ate yung pansamantalang pagtira ng tiyoy ni nanay sa bahay namin. Nang minsang magkausap kami ay sinabi niyang may nararamdaman siyang kakaiba sa lolo namin at masama yung nararamdaman niya. Sinabi ko naman noon sa ate ko na hayaan na lang dahil total naman ay sandali lang ito at hindi magtatagal. Makaraang ilan pang araw pati ako ay may napapansin ng hindi maganda. Hindi lang tungkol sa madalas na paglabas nito ng bahay namin at pakikipag-inuman, kundi yung mga kakaibang bagay na ginagawa niya. Minsan nga ay nakita ko itong nakaluhod. Nakapikit siya at hindi gumagalaw, na may nakatali pang itim na tela sa kanyang ulo. At kapag kakain kami ay hindi talaga ito sumasabay sa amin. Kahit ano pang pilit ang aming gawin ay hindi talaga ito sumasabay. Kaya kahit isang beses ay hindi ko ito nakitang kumain. Isang araw nang pagkagaling ko sa paaralan ay naabutan ko itong may ipinapahid sa kanyang buong katawan. Wala noon ang mga magulang namin at kasama nila yung bunso naming kapatid, habang si ate naman ay nasa paaralan pa. Sa takot ko ay lumabas na lang uli ako ng bahay. Naging maingat ako at hindi ko talaga ipinaalam na ako ay dumating na. Dahan-dahan akong lumabas ng pinto. Halos gumapang na nga ako pagkat ayoko talagang malaman niyang naroon ako. Nang makalayo na ako ng bagya sa bahay namin ay saka pa lang ako tumayo at kumaripas ng takbo. Nanatili pa ang tiyoy ni nanay sa amin ng ilan pang mga araw. At habang nagtatagal siya sa amin ay unti-unti kong nakikita yung mga pagbabago sa kanya, lalong-lalo na pagdating sa kanyang mukha. Halos hindi ko na nga magawang tumingin pa sa kanya dahil na rin sa takot. At yung tatay namin ay hindi na
nilubayan ng sakit. Lagi na lang siyang may dinaramdam sa kanyang katawan. At madalas kapag gabi, kapag lumabas na ng bahay ang tsuhi ni nanay, makalipas lang ang ilang minuto, ay nakakaramdam na kami ng mga pagkilos doon sa aming bubungan. Pero hindi ito nagtapos ang lahat. Dahil isang gabi ay umuwi ito sa bahay namin na may mga sugat at duguan na nangingintab din ang kanyang katawan dahil sa ipinahid niyang langis. Hindi na bagong bagay para sa akin iyon. Dahil sa nakita ko na nga siyang minsan na ginagawa iyon. Galit na galit siya noong mga oras na yon at kinuha niya yung itak ni tatay na nakasaabit sa dingding. Alanganing oras na noon kung kaya natutulog na kami. Nagising na lang ako at si ate dahil sa ingay na aming narinig. Tinanong siya ni nanay kung ano ang nangyari. At sinabi naman niyang mayroon daw siyang nakaaway sa inuman. Pinagtulungan umano siya. Maya-maya ay marami na ngang tao sa labas ng bahay namin. Kaya nagtaka ang mga magulang namin. Naisip nilang parang hindi lang yata yung mga kainuman niya ang galit sa kanya. Parang kalahati yata ng baryo namin ay magkakasamang nagpunta at hinahanap siya. Nagliwanag yung labas ng bahay namin dahil sa mga dala nilang sulo. May mga dala din silang itak at mga bagakay. At gusto talaga nilang patayin ang tsuhi ni nanay. Kaya nagsimula na magduda ang tatay namin. Hanggang sa biglang may sumigaw sa labas. At pilit na ipinalalabas kanila nanay ang tsuhi niya. Na narinig talaga naming sinabi nila na aswang umano ito. Nung puntong iyon ay hindi naman kami nakapaganda. Pagkat walang wala talaga sa aming isipan na gagawin iyon ang tsuhi ni nanay sa amin. Nakita ko na lang na nakaangat na ang kamay nito na may hawak na itak. At una niyang tinaga si tatay na agad namang bumagsak sa sahig. Matapos iyon ay agad niyang isinunod si nanay. At nang bumagsak na rin si nanay ay nakita ko papunta na ito sa aming magkakapatid. Sa sobrang takot ko ay napatakbo na ako at lumundag sa may bintana. Narinig ko pa yung mga nakakatakot na sigaw ng mga kapatid ko pero wala akong magawa. Tumakbo ako sa mga tao at humingi ng tulong. Pinasok nila ang bahay namin pero hindi na nila naabutan yung tsuhi ni nanay na nakapagtataka talaga. Dahil bigla na lang itong nawala. Nang wala ng panganib ay saka pa lang ako pumasok muli ng aming bahay. At nakita kong inaasikaso na nila yung mga magulang at kapatid ko. Nagkalat ang dugo sa bahay namin. Nakita kong kapwa pa humihinga yung mga magulang namin pero pareho din silang maluba ang tama. Habang yung ate ko at bunso naming kapatid ay pareho nang hindi gumagalaw. Sinubukan pang dalhin ng mga kababaryo namin silang lahat sa paggamutan. Pero hindi na talaga umabot pang buhay yung mga kapatid ko. Papalad naman na parehong nabuhay yung mga magulang namin. Pero hindi na naging maganda yung pagsasama nila. Nasira na ito ng tuluyan. Nasira na
yung buhay namin dahil sa kawalang hiyaan ng tiyoy ni nanay na isa palang aswang. Na hindi pa pala ito nakontento nung gabing iyon. Na matapos pagtatagain yung mga magulang at kapatid ko, ay nanagapa pala ng maraming tao. Ayon sa balitang nakarating sa amin, lahat umano ng makasalubong nito sa daan ay walang pag-aalinlangan niyang tinataga. Dumayo pa nga umano ito sa isang lamay at lahat ng naroon ay kanya ring walang habas na tinaga. Na ultimo kahit patay ay hindi rin niya pinalampas. Sabi ng isang matandang kakilala namin, ang nakikita niyang dahilan na maaaring ikinagalit nito ay marahil yung pagkakabisto ng mga taga roon sa amin ukol sa pagiging aswang niya. Nasa tindi ng kanyang galit ay nakita ko talaga wala ito sa kanyang sarili at katinuan. Para siyang may sapi, para itong sinaniban ng demonyo. Nasa tuwing maaalala ko yung pangyayaring iyon, ay napapapikit na lang talaga ako kapag nakikita ko yung kanyang nakakatakot na mukha sa aking alaala. Sinisini tatay si nanay kung bakit pinatuloy pa niya sa bahay namin ang kanyang tiyuin. Kung dati-rati ay hindi ko sila nakikita nag-aaway, nung mga panahong iyon ay halos araw-araw. Wala nga yatang sandali na hindi sila nag-aaway at nagbabangayan. Hanggang sa isang araw ay nagpasya na lang si tatay. Nagulat talaga ako noon nang hindi niya ako papasukin sa paaralan. Umaanap siya ng tiyempo. At nang umalis na si nanay ng bahay para mamalengke, ay itinakas na niya ako. Sumama naman ako kay tatay dahil naunawaan ko siya. Nang tanging hangat lang talaga niya ay yung kaligtasan ko. Nangangamba kasi noon si tatay na baka bigla pang bumalik sa bahay namin ang tiyoy ni nanay. Natakot siya baka bigla na lang itong sumulpot doon sa bahay namin at patayin din ako. Nagpunta kami ni tatay sa kanilang probinsya at doon nanirahan. Makalipas ang ilang buwan ay may nakarating sa aming balita. Namamasura na lang daw ang nanay ko doon sa kanilang probinsya. Parang nasiraan na umano ito ng ulo na hindi na pumipermi sa bahay namin at nagpapagala-gala. Kaya dahil doon ay parang nakonsensya ako sa naging kalagayan ng nanay ko. At alam kong ganun din naman si tatay, pero hindi ko rin siya masisisi dahil para naman sa kaligtasan ko yung kanyang ginawa. At alam kong mahal pa rin naman niya si nanay. Na minsan nga ay sinabi niya sa akin na hindi daw niya dapat isinisi sa nanay namin ang nangyari. Dahil hindi rin naman ito alam na aswang pala ang kanyang tiyuin. Nasang-ayon ako doon. Dahil sigurado ako kung alam lang ni nanay na ganun ang tiyuin niya, ay siguradong hindi niya talaga ito patatapakin sa bahay namin. Makaraan na ang mahigit isang taon na doon na kami naninirahan sa probinsya nila tatay, ay nagulat na lang ako isang araw nang dumating doon si nanay. Nagulat talaga ako dahil kabaliktaran sa mga naririnig ko noon ang ayos niya. Sinabi niya sa amin ni tatay na ang tagal daw niya kaming hinanap. Walang sandali na hindi niya kami inisip. Kahit yung mga kapatid ko ay lagi niyang dinadalaw sa simenteryo. Humingi ng tawad si nanay sa amin ni tatay at nagulat siya nang humingi din ng tawad si tatay sa kanya at sinabing mali siya
nang isising lahat ng nangyari kay nanay. At nabuo pong muli ang aming pamilya. Nagsimula po kami ng panibago at nanumbalik po yung pagmamahalan sa amin. Pero hindi maiiwasan minsan na maalala ko pa rin yung mga nasawing kapatid ko. Lalong-lalo na yung masaklap na sinapit nila. Parang bangungot sa akin yon. Dahil nakita ko pa talaga yung ayos nila bago sila buhati ng mga kababaryo namin para dalhin sa paggamutan. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.